Another controversial, or should I say, hindi naman po controversial, pero isa pong bagay na naiintriga ang maraming mga tao at nakakatakot, nagkakaroon ng mga maling interpretation tungkol sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ito po nung siya po ay namatay sa cross, di po ba? At sabi niya roon sa isang portion ng New Testament, nakalimutan ko po kasi yung book, I don't want to mention it, dahil baka mali po yung mga sabi ko. Pero to be safe, sasabihin ko, isa sa mga portion ng New Testament, no? 27 books po yan. So, kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay nabanggit sa... Hirap po kasi magsabi, I don't think kung Galatians or Romans, I'm not sure. Pero ito po nung namatay po siya, sabi niya, meron po siya mga pinakawalan. Ay, sa Peter, hindi ko lang po alam kung first or second. Pero nakalagay po dito, nung namatay po siya, nangaral siya doon sa mga, di ba? Nandun sa isang pit. Okay, ito po yung mga Old Testament saints. Okay, kaya nung namatay si Jesus, saan siya nagpunta? Meron po kasing popular na creed sa lumang religion, siya ay pumunta sa mga impyerno, pumunta sa impyerno, ganun-ganun si Jesus, pumunta raw ng hell. Pero yung hell na binabanggit po rito, it's a pit. Okay? Ito po ay isang pit na kung saan nakalagay dati yung mga Old Testament saints. Ito ngayon yung present na Hades. Pero ang Hades po ngayon, I hope hindi kayo malito. Punta muna tayo sa panahon natin ngayon, okay? Pag namamatay ang mga unbeliever ngayon, pinupunta po sila sa Hades. Naghihintay ng araw ng paghuhukom, right? Okay, pero nung bago namatay ang Panginoong Hesukristo sa cross, yung mga tao ng Old Testament like David, Samson, Moses, and all that, lahat ng mga pumanaw during the Old Testament times, yung mga great prophets and all that, like Jeremiah, like Isaac and all that, you know, sila po ay napunta po sa Hades. Pero in a good way, yung Hades po during that time ay napaka maayos na lugar. Hindi po katulad ng Hades po ngayon na isinasali na ng impyerno. No? Doon naman sa Hades, naghintay dito yung mga Old Testament saints hanggang mamatay si Jesus sa cross. Sapagkat nakahula, pag namatay ang Panginoong Jesus sa cross, yung mga captives doon, pakakawalan niya at dadalhin po niya doon po sa third heaven. So, nasa third heaven na po sila ngayon. Okay, so I hope hindi po nagkakaroon ng kalituhan. Ang nakakatakot po kasi they might have a wrong interpretation of the verse just because nabasa nila nagpunta si Jesus sa hell. Ba't pumunta siya ng hell, mga ganon? Actually po, Hades po yun. Sapagkat during that time, those people who lived under the Old Covenant, ito nga po yung Old Testament, or those people na popular, o mga sabihin na po natin mga propeta, yan, sabihin na po natin yan, o mga great prophets during the Old Testament times, sila po ay inilagay doon sa Hades bago mamatay si Jesus sa cross. Hinihintay talaga nila. Kaya kung makikita po niya sa Bible, meron pong mga talata rito na yung mga Old Testament people o Old Testament prophets, they are really longing for the Messiah to be born. Jesus Christ is the only person na hinihintay ng mga tao during that time. Tanda po niyo si Simeon. Kilala niyo si Simeon. Ito po yung matandang-matanda na. And then, when they presented, okay, pinresent po kasi si Jesus as a baby, no? Tinuli siya as a baby. 8 days old si Jesus. Tinuli siya as a baby sapagkat ito po ay kaugali. Ang Hudyo, pag ang baby pinanganak, you know what? Kailangan tuliin. So, when they presented Jesus para tuliin sa isang temple, meron po isang matanda roon, no? May matanda po doon na naghihintay ng pagdating ni Jesus Christ o ng tagapagligtas. Okay? At ang matanda pong ito ay na-bless ng husto na nakita niya yung baby. O, ibig sabihin po, ang mga tao ng Old Testament talagang hinihintay nila si Jesus Christ. At itong si Simeon, napakapalad dahil siya po ang inabutan nun. Ana, ang ganda, ano po? O kahit gano'ng makatagal hinihintay niya. Okay? So, ang mga Old Testament people na ito na napunta rito sa Hades, inabutan ng kamatayan, napunta sa Hades,
pinakawala ni Jesus. Sila po yung mga captive ng Hades hanggang sumapit yung time na namatay si Jesus Christ. So maraming inasikaso si Jesus, huwag kamatay niya. Una inasikaso niya yung magnanakaw na katabi niya. Dinala niya sa langit, di ba? Si Dimas, pangalan natin Dimas. Tapos sumunod po itong mga Old Testament prophets. Kaya nabuksan po talaga ang langit, ang gloria. Gloria ng kalangitan nung namatay si Jesus. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel, let's invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ himself. Thank you, and Jesus truly loves us all.